Magandang araw sa lahat. Masaya ako dahil alam kong masaya ka sa araw na ito. At alam kong lahat tayo ay may pinagdaraanan sa buhay. Ano man ang estado mo ngayon, bata ka man or matanda. Pero napag-iisip-isip mo na ba sa mga oras na ito, ano nga ba ang naging buhay ni Solomon bago siya nakilalang hari? Iyan ang tutuklasin natin sa mga oras na ito. Si Solomon, ang pangatlo at tuling hari sa kaharian ng Israel, na sumunod kay Haring Saul at Haring David. Siya ay anak ni David kay Bathsheba, ang dating asawa ng Hiteyong si Urias, na ipinapatay ni David para itago ang kanyang ginawang pangalunya kay Bathsheba habang nasa labanan si Urias. Isa sa mga sinulat ni Solomon ay ang Aklat ng Mangaral. At sa katunayan, itong si Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Ito pa ang isa, kaibigan, na itong si Haring Solomon ay binigyan ng Diyos ng kapayapaan sa lahat ng teritoryo ng Israel sa mahabang panahon ng kanyang pamamahala. Isa pa sa kanyang talento ay nakapagsulat siya ng napakaraming kawikaan at mga awit batay ito sa Aklat ng Unang Hari 4 verse 32 at nakapagpatayo siya ng maraming proyekto at mga gusali. Siya rin ay nakapagpatayo ng maraming barko at nagkamal ng tone-toneladang ginto mula sa Ophir. Kasosyo si Hiram, ang unang hari ng Tero. Maaring ang pinakamahalagang proyekto ni Solomon ay ang pagpapatayo niya ng templo ng mga Hudyo ayon sa mga tagubilin at probisyon ng kanyang ama na si David. Ang malaking revelasyon na nangyari sa buhay ni Solomon ay nagkaroon siya ng 700 asawa at 300 kabit. Marami sa kanila ay mga dayuhan na nagtulak sa kanya para sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa publiko sa kanyang katandaan, na lubhang ikinagalit ng Diyos. Ito ay pinatotohanan at nakasulat sa Aklat ng Unang Hari 11 verse 1. At ito ang mga nakasaad doon. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae, bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa rin siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Heteyo. At dahil sa kasuklam-suklam na ginawa ni Solomon, nagalit si Yahweh. At sa pangyayaring ito, 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi ito sinunod ni Solomon. Sinabi ng Diyos kay Solomon na aalisin niya ang kanyang kaharian, ngunit alang-alang kay David, hindi niya ito gagawin habang siya'y nabubuhay. Isa pa sa mga pinangako ng Diyos kay Solomon na magtatatag siya ng mga kaaway at ito ang magiging dahilan ng maraming kaguluhan sa nalalabing buhay ni Solomon at sa kanyang pamamahala. Sa mga sandaling ito, grabe ang galit ng Diyos sa kanya at dito rin mag-uumpisa ang pagre-rebelde ni Jeroboam, ang kauna-unang hari ng hilagang bahagi ng Israel. Ang kaharian ni Solomon ay nahati sa ilalim ng pamumuno ni Rehoboam, na isa sa anak ni Haring Solomon. So isa-isayin muna natin, ano nga ba ang mga aral na matututunan natin sa buhay ni Haring Solomon? Una, kung hahanapin natin ang Diyos ng buong puso, matatagpuan natin siya. Maliwanag na nakasaad sa Aklat ng Unang Hari 3 verse 3 na mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubili ng kanyang ama na si David. Sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ni Solomon, ay nakapaloob pa rin sa kanya ang pagmamahal sa Diyos, lalo na nang ma-realize niya sa buhay niya na may kulang pa rin. Kahit na nasa kanya na ang lahat-lahat, kayamanan, katanyagan at karunungan. Kaya't ugaliin nating umasa at hanapin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa, ito yung mga dapat nating maintindihan na ang lahat na nagpaparangal sa Diyos ay pararangalan din niya pagdating ng panahon. Ito ay batay sa unang aklat ng Samuel 2 verse 30. At ang ikatlo ay bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang gampanan lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin kung magtitiwala tayo sa Kanya. Ano nga ba ang mga naging katangian ni Haring Solomon kung bakit pinili siya ng Diyos? Una, ay nagtatag si Solomon ng isang organisadong estado sa Israel, kasama ang maraming mga opisyal upang tulungan siya. Ang kanyang bansang nasasakupan ay nahati sa 12 distrito at bawat distrito ay may kanya-kanyang korte na direktang nagre-report sa hari. Ang sistema ng pamamahala sa bawat distrito ay patas at makatarungan. Ang pamamahagi ng pasanin sa buwis ay pantay na ipinatutupad sa buong bansa. Itinayo rin ni Solomon ang unang templo sa bundok ng Moria sa Jerusalem na naging sentro ng kababalagan noong panahon ng sinaunang mundo.
Nagtayo rin siya ng isang kahangahangang palasyo, mga hardin, kalsada at mga ugusaling panggobyerno. Nakapag-ipon din siya ng libo-libong mga kabayo nung kapanahunan niya para sa paghahanda sa anumang labanan na kakaharapin nila. Sa loob ng 4 na dekada niyang paghahari, si Solomon ay gumawa ng maraming magandang bagay. Ngunit, sumuko siya sa mga tukso ng mas mababang mga tao. Ang kapayapaan na pinagsama ng Israel, ang napakalaking proyekto ng gusali na pinamunuan niya at ang mga matagumpay na komersyo na binuo niya ay naging walang kabuluhan nang tumigil si Solomon sa paglilingkod sa Diyos. At noong araw din iyon, ay na-realize niya na bumalik na lamang at maglingkod ng tunay kay Yahweh. Naway, marami tayong natutunan tungkol sa buhay ni Haring Solomon. At alam kong may natutunan ka rin sa mga oras na ito. Aasahan kita sa mga susunod pa nating kwento na ibabahagi. At higit sa lahat kaibigan, ay huwag na huwag mong kakalimutang i-like at mag-comment sa ating napag-usapan dito sa video na ito. At kung sang-ayon ka, ay paki-share at paki-like na rin ito. Aasahan kita ulit sa mga susunod nating kwentuhan. Salamat kaibigan. Paalam.